Problema pa rin sa dalawang bayan sa Laguna ang kawalan ng supply ng tubig. Kaya naman inireklamo na nila ang water service provider. Nasa frontline balitang yan si Elaine Pulhencio. Hile-hilerang timba at galon ang makikita sa mga gilid ng kalsada sa Barangay Tuntungin Puto sa Los Baños, Laguna. Katabi ng mga itong mga residenteng naghihintay ng rasyon ng tubig. Kalbaryo para sa mga apektadong residente ang kawalan ng tubig sa kanilang lugar na halos dalawang linggo na. Nagtitipid kami yung panghugas namin plato. Alagay namin sa timba, pan-CR. Ganon ginagawa namin ngayon. Ang hirap ngayon dito sa amin. Tapos may bill, 216. Wala naman tubig. Wala namang natulo. O ba't ganon sila? Maging ang mga negosyo, apektado na rin gaya na lang ng water refilling station ni Larry. Pagkatapos ng bagyo, hanggang ngayon apektado eh. Wala naman improvement. Rasyon ang ginagawa nila. Pero hindi enough. Wala nang assurance eh, in the sense. Wala na eh. Paulit-ulit lang eh. From bagyo ngayon, di customer ko zero. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Los Baños, nakipagpulong na sila sa pamunuan ng Laguna Water District Aquatech Resources Corporation o LARC para ayusin ang problema sa tubig. In that particular meeting, they promised, meron silang tinatawag na minimum charges such that even if you are not going to reach that minimum level, you are still going to pay a certain amount. So now, they are not going to implement that scheme. Pero wisyo rin para sa mga residente sa Bay Laguna ang kawalan ng tubig. Sa 15 barangay, 13 rito ang nakararanas ng kawalan ng tubig. Si Nanay Lorna naantala ang paglalaba dahil sa kakaunting tubig na lumalabas sa kanilang gripo. Ang pinagtataka pa niya, bakit tumaas pa rin ang kanilang water bill? Mahina talaga, ma'am. Tapos hanggang maghapon 'yon, nalakas lang siya sa madaling araw. 'Yun. Tapos pagdating ng mga 7 ng umaga, maunti na naman. Nagtaka kami kasi 680. Hindi namin alam. Sabi naman, pagbukas daw ang gripo at kahit walang natulo, tuloy din daw ang ano nun, ang pressure ng ano sa kontador. Nakipagpulong na rin ang Bayo LGU sa LARC para tugunan ng problema. Pero dahil palpak pa rin daw ang serbisyo ng tubig, naghaina ng reklamo sa Local Water Utilities Administration ng Bayan ng Bae at Los Baños laban sa LARC. Umaasa naman ang mga residente na maa-aksyonan na agad ang kanilang problema sa tubig. Sinubukan ng News 5 na kunan ng pahayagang pamunuan ng LARC pero wala pa silang tugon. Sa isang pahayag naman na ipinadala ng Manila Water Philippine Ventures na siyang bagong mga ngasiwa sa operasyon ng LARC. Batid nila ang reklamong inihain sa LARC. Masusi raw nilang sinusuri ang mga issue para makabuo ng plano para mapaganda ang serbisyo. Humihingi rin sila ng paumanhin sa mga customer ng LARC. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhencio, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.